Hello guys, magandang araw sa ating lahat, no? Sa araw na ito guys, no, mayroon lang akong i-discuss na napaka-importanting command din, no, sa AutoCAD. Lalo-lalo na kapag marami tayong ipiprint, no, o kaya print to PDF. Minsan kasi guys, no, yung mga beginner pa lang, pagka magpiprint, halimbawa, ito may example kasi ako ng drawing ito, no. So ito is yung naka-title block na siya, no, nasa loob na siya ng paper space. No? So itong drawing na to, halimbawa, i-print ko siya, no, Ctrl-P. Ctrl-P. Then halimbawa, ito yung lalabas sa ating platter, no. Yung kadalasan kasi guys sa pang-beginner is halimbawa, yung drawing na yan, halimbawa tapos na yung ipiprint ko, halimbawa, wala naman tayong printer dito, no? So halimbawa, PDF, no? Print to PDF, so drawing to PDF, no? Tapos halimbawa, ang size niyan is A4, A1, no? I-A1 natin, para A4, or A3, so A3. Then, preview. So, ito, no? So, pag pinirint natin yan, siyempre, isa lang yan, no? Eh, halimbawa, guys, parami tayong ipiprint. Halimbawa, isang set ng drawing, isang buong shop drawing, no? Halimbawa, ang page niya is maabot ng mga 30, 50, or so on, no? Mas marami pa. So kung iisa-isahin natin, halimbawa, panay tayo Control P, no? Tapos print to PDF. So ano siya? Masyadong hassle 'yon, no? Lalo na kapag katambak yung ginagawa natin, marami tayong ginagawa. So may command diyan, guys, no, na para mapabilis, no. Yung publish, no. So type niyo lang, guys, yung publish sa AutoCAD. Pagka type nyo man ang publish, magpa-pop up agad siya dyan, no? Click nyo agad yung publish. Then, may makikita kayo, ito yung pang properties ng publish. Ito sa sheet name, makikita nyo, itong parang may logo ng CAD. Ito yung pinaka-CAD file, no? Tapos, itong sa baba, ito, guys. Ito yung, ano, yung layout. Ito yung nasa layout. So, yung para magamit natin yung publish, aalisin natin itong CAD file, no? Halimbawa, marami, no? Aalisin natin itong dalawa, guys. Yan. Tapos, itong plus, ibig sabihin, kukuha ka, mag-i-import ka ng layout o yung CAD file na mag-i-import ka na galing sa folder na pinagsaban mo. Halimbawa, i-click ko itong plus na to. So, sa desktop ko, ito sa my freelance CAD, the residence as well ako. No? So, sa plan, for example lang to guys, ha? Kasi ito is talagang ginawa ko talaga to nung project, isa project, ito talaga yung aking hawak, no. So itong limang drawing na to ay anim, no, anim na CAD file. So gusto ko siya i-print ng sabay-sabay, no. I-type, i-click niyo lang to yung first, tapos shift. Tapos dito sa dulo click niyo rin para ma-select lahat, tapos i-select niyo siya. So pupunta na siya dito sa publish. Makikita niyo kanina yung sinabi ko na CAD file at saka yung layout. Lahat ng CAD file, no, aalisin natin yan. No. Click nyo, tapos control nyo lang yung mga CAD file na yan. Then, i-minus nyo para mawala siya dyan. So, matitira na lang, ito yung puro publish. Puro layout, sorry. Puro layout na to, no. So, i-click nyo to, then control A para ma-select nyo lahat. Then, dito sa my page setup, dapat kasi guys, pagka nagdo-drawing kayo, yun dun sa may layout nyo,
bago kayo magpa-publish, i-make sure nyo lang na nakapag-page setup na kayo dun sa layout, no? Para halimbawa, ito, may ginawa na akong naka-page setup na siya, no, naka-ready na. Halimbawa, i-import ko yon. Asan ba yon? Ito yon sa print. Halimbawa, ito, A3 PDF. So, A3 yan. Pag in-import natin yan, is PDF siya. No? Halimbawa, i-testing natin, no? Iyan na siya lahat, no? PDF. So, publish natin. Magtatanong siya kung saan nyo isi-save. Desktop, doon. Punta tayo doon sa may dead file and then yung sa may folder niya mismo. Halimbawa, pangalanan ko lang to ng publish PDF file. PDF file. Yan, no? Publish PDF. So, enter ko. No, magtatanong siya kung do you want to save the current list. Pwede rin naman i-save niyo yan. Pwede nyo yes, pwede rin no. No, sa akin, nanonood ko na lang kasi pag nag-save pa yan, karagdagan na naman yan ng storage dyan sa desktop. So, pagka lumabas na yan, i-close nyo lang. Makikita nyo yan dito guys, ito sa my God sa baba, na bandang kanan. Ito yon. Yan o, nagpa-publish job in progress. So, halimbawa, kumbaga, habang nagpa-publish kayo, no, nakapag-publish na kayo ng drawing nyo. Halimbawa, marami kayong gawa, no, marami kayo talagang napaka, ano talaga, loaded yung ginagawa nyo. So, habang piniprint nyo yung, halimbawa, puro detail, o yan, halimbawa yan, puro plan, eh, hinihingi na sa akin. Yan, pwede ko na siya i-publish, no, para habang nagpa-publish yan, pwede pa ako mag-gawa-gawa, mag-drawing-drawing dito. No? Kumbaga, nag-print na siya on the, in background dun sa desktop niyo. Pero, pwede pa rin kayong mag-drawing. Unlike dun sa pag mag-print kayo ng pa-isa-isa. Matrabaho kasi yun. Ito guys, ginagawa na to kapag loaded na kayo masyado at saka pag sobrang dami niyo ipiprint. Maganda yan guys, very helpful yan kapag ang ipiprint niyo is 50 pataas. O, palagay na natin mga 30 o 20 pataas kasi masyado na rin marami yung 20. Yan talaga yung laging ginagamit kapag mga shop drawing. Isa pa nyan guys, na pag pinirint nyo kasi na publish, iisang setup yan. Kung ano yung setup nyo sa unang page, lahat na yan, taglay yan. Basta kada drawing nyo o kada layout nyo dun sa paper layout, no, sa may card, dapat nakaayos na yan bago kayo mag-publish. Kasi pag hindi yan nakaayos, pag nag-publish kayo at yun nga, hindi naman naka-page setup yung title block nyo, baliwala, masisira na. So, antayin natin guys na matapos. Silipin natin yung ating pinag-publish. A few moments later. Kung mapapansin nyo guys, wala na, na gumagalaw itong nasa gilid. Tsaka, natin yung pinag-publish natin guys. No? Minimize ko muna to. Then, punta ako dito. Then, dito yon sa ito, the residence of Aswena. Ito na yun, guys. Yung pinabish natin. Kapag kinilik natin yan, guys, naka-ano na yan, no? Naka-combined na yan. Kung sa Nitro Pro 10, tapos, halimbawa, mag-PDF ka pa isa-isa, tapos kino-combine mo pa, no? So, sa publish, guys, naka-ano na yan. Nakaayos na yan, no? Nakasunod-sunod na yan. Yan yung kagandahan ng publish na command ng AutoCAD. Very helpful yan, guys, lalo na kapag napakadami nyo talagang i-print. Pwede rin yan sa ano? Pwede rin to sa pag mag-print kayo, no? Kahit hindi PDF, halimbawa, yung print platter talaga, pwede rin yan, no? Publish nyo, tapos select nyo yung dun kasi sa may publish na yun, dun sa may page setup, andun yung ano kung PDF or dun sa mismong printer machine. Meron kayong option dun. Kaya kahit hindi PDF, applicable pa rin yung publish, no? Kahit printing siya na mismo dun sa printer device. Ang gamit talaga kasi nito, pag marami kayong ipiprint, no? Ito talaga yung the best gamitin. Halimbawa, may kasi,
may sa isang department, no, marami kayong nagpiprint. Halimbawa, sa hindi lang ikaw ang gumagamit ng printer. Kapag nakapag-publish ka kasi doon, ikaw yung nauna, tatapusin muna nun ng printer machine na yon yung pinablish mo, bago yung kasunod. Kaya, napaganda talaga nito guys, kapag ka, halimbawa, nagpiprint kayo ng shop drawing, isang buong set ng shop drawings, kapag nai-publish na yun, pwede lang makasingit yung kasunod nyo kapag ka natapos yung sa inyo. Yan yung gamit ng publish guys. Sa susunod guys, kapag ka ano, ituturo ko naman yung ano, kasi ito may nagtanong lang din ito, no, yung publish command na yan. May nagpa, kaya ako isiningit sa vlog natin. So susunod, i-ano natin, isunod natin yung yung page setup. Kung paano mag-page setup ng dun sa layout, no? So guys, kung nagustuhan nyo itong ating ginawang video, no, please like, share, and subscribe sa my YouTube channel. At para lagi kayong updated sa ating mga video, please click notification bell, no. Maraming salamat!